Yes, my countrymen, I have a very simple story to tell you tonight. Actually, it's just a message. Maybe a reminder at the same time to tell you what is all the, what the RoCos is all about. Simple. It is the preservation of my country. It is to protect the next generation so that there will be Filipinos with sound mind and sound body to run this country when we are no longer here in this planet. Alam mo, nung mayor ako, I was really very worried about drugs and of crime. And because I wanted to improve the city from the ruins of the martial law years and the insurgency, eh, gusto ko talagang magpakita ng yabang, and I said I wanted my city to bloom. Eh, sinabi ko sa mga kriminal, lahat na, lalo na ang drugs, do not destroy my city because I will kill you. And do not destroy the young Filipinos because I will simply kill you. And so I ordered punitive police actions. Alam ko na, I knew that there were a lot of addicts already in the city of Davao and of the Philippines. For I was once upon a time the advisor of President Arroyo, nung ginawa niya akong consultant for public order and security. And I had a good chance of reviewing all what was there before us. At alam ko talaga na seryoso na ang problema. But it did not occur to me actually. And I was horrified. And so are you, I am very sure. Na nung na-presidente ako at inipit ko na ang lahat at sinabi ko to all that we are in a bind. Seryoso ito. And I said, well, actually, it was already serious. But nobody gave the importance to the statement of General Santiago of PDEA that 92% of talagang nakuha na sa mga drugista. And when he gave us that figure of 3 million, this was a joke. And it was a very grave matter that alam ko noon, but I'm not blaming anybody. But nahayaan eh. Hinayaan talaga to, so that when I became president at sinabi ko, nag-warning na ako. Sabi ko, surrender kayo. Pamili kayo. Because I am ordering the military and the police to wage a war. I am not saying, pulihin mo. Ang sinabi ko, let us wage a war against the apparatus of the drug. Kasi ang akin ngayon, 3 million kay Santiago, my count now, dan si Bato said it has reached 900. I am sure that before the year ends, I would have breached the million mark. So easily, sabihin mo, 4 million. Hindi biro yan. Kaya sabi ko, hindi na ito madala na kunin mo doon sa bahay, secure a warrant of arrest, then find him where he is. Hindi mo madala 4 million. Fiscal ako dati. And how to build the case? Go to trial. Secure a conviction. Hindi mo madala. The reality of it all.
Huwag na tayo magbulahan. Maraming fiscal dito. Maraming abogado. Even one case, dalawa, tatlo, mayaman, they can afford a lawyer. Kita mo dito lahat, at sabi nila noon, ang tinatamaan. That was the favorite refrain of everybody. Ah, itong gobyerno to, wala. Ang mga mayaman, sabi ko, sige lang. And I have this number now of 4 million. My duty, actually. And I stake my life, buhay ko, pati trabaho ko. Itataya ko yan. I will solve this problem because I have to worry about tomorrow and being the president, I have to preserve this country for everybody. Or else we'll go to the dogs. Na ang masakit dito, instead of asking us what's happening to your country, what steps are you taking to control drugs? Gusto ko magmura eh. I'm just trying to get hold of my temper. I know I have a very bad temper, I know that. May mga countries dito na kung sabihin nila anong ang problema mo, anak ka ng ang ginagawa ng mga ulol, magtanong kung ilan yung patay na drugista, pumutarantado, 4 million, tapos may matay na isa, sabihin nila na i-rub out. You worry about a son of a bitch. Yung 4 million, hindi ka magtanong kung ano ang nangyari. Assuming to be true na talagang pinatay. Because I won't believe it. I believe what the police says to me. Why? Eh, ang police under ko eh. I'm the president. Then the cabinet is a DILG. And under the DILG is the PNP. So kung anong sabihin nila, sir, ganito ang nangyari. At look, Albuera. The Department of Justice is under me. I could have just easily, you know, order them follow the theory of the police. Pero hinayaan ko, hindi ako nang ano. But I told them, you before, if it is in the obedience of my order, you will have my protection. Sabi ko, mawala na ako sa trabaho, mamatay ako. You won't regret anything obeying my order because I will take full responsibility. Akin yan. Hindi ako papayag na yung mga polis na military makukulong itong mga tanginito na bubuhay ka lang. Ako simple lang ang pagkatao. I do not even know how I became president. Alam ninyo yan. Wala akong pera, wala lahat. But I don't know why. Maybe what the pastor said was really through destiny. So kung sabihin niyo, tinatakot ninyo ako na hanggang isang taon ka lang o ma-impeach ka o mamatay ka, so be it. Ganun talaga ang destiny ko. Na ma-presidente ako ng isang taon lang at mamamatay, o ma-presidente ako at tanggalin ako sa go ahead. No regrets ako. Alam ko yan na presidente ako hanggang dyan lang ako. So that's my destiny. I have this thing about faith in life. And faith in God. Ako sabihin ko, patawarin mo na ako, Diyos ko, but you know, I have to protect my country. Itong mga iba, nadiro kaya ako nagmumura. Akala ko ba alay tayo?
Instead of offering help, here come the idiots. Pati itong yun sa newspaper ngayong Amnesty International. Itong representative nila sa Asia. He said that Duterte, when he talks about to the police of killing, he is promoting impunity. Oh, well, how about the impunity of the idiots here producing drugs? Wala mang impunity. Wala mang nakupatayin kung nag-behave kayo lahat dyan. But ayaw mo talaga, nag-warning na ako. Hindi ka I will not stop until the last pusher is out of the streets and the last drug lord exterminated. I order them, go and destroy the apparatus of the drug menace. It has reached terrifying proportions. Indonesia, about almost nearly 200 million. President Duterte said, he has 4 million. And he executes people. And he's pissed off with so many nations calling him to stop the death penalty. Ay, sana sabihan na, eh, bakit hingi-hingi hindi Duterte ang death penalty? Eh, may death penalty, wala namang nangyari noon. Eh, anak ka ng... Ibalik mo sa akin yan. Ako ang mag... Araw-arawin mo yan. Lima, anim. Ano to? Kaya ako hinihingi, kasi talagang hirita kita. Ngayon, ayaw niya ibalik ang death penalty. Ibang hirita tayo. You want it legal? Fine. You destroy my country, I destroy you. Wala na tayong pinag-usapan dito. That's my... Itong mga kasi, itong mga, no offense intended, istorya na lang ito. Istorya lang man ito. Yung mga demonstration, human rights, yan mo lang mga yelo, gusto nila ako tanggalin. E di sige. Ah, paningkamot mo. Pero itong left, ang mga left, hindi yan mag... They will never allow na maalis ako pagka-presidente. It's the only during my time that they agreed to talk. Why? Alam na ninyo kung bakit. I am the first left president of this country. Pero hindi ako membro ng Communist Party of the Philippines. But I grew up dito sa Mindanao. Nag-migrate lang yung tatay ko, married Mindanao lady. Hirap ang buhay namin. Talagang hirap. Kaya I'm a socialist by my political dimension. Di ko nga magpasalisali na I choose my crowd because parang ano, ito yung bagay sa akin. Ito lang ang bagay sa akin. You know this traveling? Sabi that I'm traveling. I hate to travel. Totoo lang. Nagpuputak. Nagayaw-yaw ako. Kaya lang itong foreign affairs, we are hosting the ASEAN summit next year. I have to go around to the member states to ask for their stand on this matter dito sa trade. Mabuti na lang, hindi tuloy yung tarantaduhan ng Amerika. Yung Pan-Pacific. Kung pumasa yan, we will not qualify. And then you have to sell your medicine. Wala na generic, branded lahat. Member ko ng Trans-Pacific Partnership. So, yun ang, that was yung nagkagulo. So, they have forgotten it. I don't know what happened along the way. Kaya kukuha yan sila. Ano ba ang ano natin? Because ako ang mag-prepare ng
agenda. So kailangan ko i-one-on-one sila, ano bang gusto mo, para pagdating doon, smooth na. Nandoon na yung gusto nila at ano yung pag-usapan. Baka sabihin ninyo, nag-i-enjoy ako dyan. Tanongin mo yun lahat sila. Nag-ayaw, sabi ko na mabuti pa, mahulog na itong yawang airplane. Ano to? Ano talaga? Totoo. Sabi ko yan sila. Nandiyan si Defense Secretary. Sabi ko, sige, yo, may binibiro ako ng babae. Sabi ko, ano, takot ka, no? Buti pa, mahulog na itong puta. Naka, kakapagod, ha? Totoo lang. At saka, I hate to travel. Ayaw ko man magpunta-punta ng mga lugar. Diyan lang, I'm contented with the bahay ko, yung after dark dyan. Hindi naman ako makainom. Tapos mag-intriga, sabi ko, may sakit ako na ano, headline ka agad, Duterte will die. Gago. Hoy, istorya lang yan, maniwala ka pala. Kaya kung nilalaro yung mga buka, tignan mo kung ano sabihin ko, kunin ka agad nila. Totoo yan, kung ano, ito sabihin ko na ano ako, ganon. Pati yung mga babae ko, binabastos yung buhay ko itong isang, may isang kolumnista dyan na may programa niya. Tignan na, ang mukha, kala mo, mas maganda pa yung husband niya kaysa kanya. Totoo lang. Alam mo, ang asawa nila, itong babae, sorot something about the kuno. Buta, maharap mo yan, pagkapangit sa yawa. Kaya kung lagyan mo ng wig, siguro doon pa ako magtingin sa asawa niya. Maging bayot na ako kasi. So that's, nobody can stop me. Because ang tingin ko, kung hindi ako na presidente, at yung si ano, patay kayo lahat. Ang police aid niya, nandoon sa listahan. Yung tinanggal ko na, Jesus Mario Joseph, butit na lang, naisipan ninyo ako. Sabagay, kapitbahay man tayo. So yun lang po, I'm really appalled by the indifference. You know, when you do that, America, the other countries, 400 million, and you try to pin me down doon sa namatay na 5,000, 6,000. Walang operation si Bato right at the start. But if you take two steps backward, weeks before I became president, pataya na. So what does that tell you? Naglilinis yan sila noon. Yung unang berada, yung akin, about a third of the killings, talagang encounter yan. Kayo dito sa Jensan, medyo marami man, marami kayo nakita. It is always a paranoia thing. You get addicted, there's a certain amount of chemicals in your brain. Paranoia sets in. Asawa, bugbugin kasi nangaliwa, buti nga. Tapos, ito, kalaban niya, yan, suspicioso. Kaya nagdadala ng baril. I've been mayor for 23 years of Davao City. Hindi mo ako maluko dyan sa mga labutsing na yan. Totoo talaga yan. So, you trivialize the problem of the 4 million kasi interesado ka lang kung sino ang nagpatay nitong putang ina to. Let's say, 4 million, tapos ganun na yung mga. Kaya ako, nagmumura ako. Pati si Obama. Look. Diba?
man, mapolitiko ka man, magiging presidente ka rin, tingin ko eh. Totoo. Sundan mo lang linya mo at ganoon lang ugali mo. Yung style mo, stay humble. Pababa ko lang. Masyadong ano. Ito kasi ang hirap niya. America keeps on nitpicking. Tapos every time that they would tell me or warn me or chastise me, they would take the international platform. Ako nung mayor ako, meron na silang misgiving sa akin talaga. Human rights. I was the favorite whipping boy of the human rights. And hinayaan ko lang yun. Ganun rin, CNN. Tapos, naging presidente ako. Kayong mga noon mayor, okay lang. At presidente ako, I carry on my shoulder the sovereignty of the Filipino people. You do not reprimand me or chastise me in public. I won't accept. Nakaka-insulto yung ginagawa ninyo at every time you talk about suspension of the aid nilo, baka aid siguro yan, yung assistance, we will not give you. You have done that to the so many presidents of this country. Tahimik lang yan sila. Makapagala, kanang buyagon. You call down upon the president and who are you? Who are you to reprimand me in public? We are members of the United Nations. Akala ko pa may mga abogado kayo. If you have something, you go to the United Nations Assembly. You shout, you complain, and you cry there. And then ask for emotion that I, through the Philippines, be investigated. Then if the result is there, you submit it, then call our attention, and we will talk. But you do not, just because, sir, sabihin ninyo na, ganon, ikaw, yung aid mo, yung assistance, wala. Yung kahapon, yung Millennium Challenge. We were taking out because of issues of yung human rights violations. Akala mo, every time you criticize us, you always connect it with the aid. Bullshit you guys. You know what? I'll tell you straight. You invaded my country, sat on it for 50 years, and lived up the fat of the land. And you have the goal to say to us that we do not give you the aid. Son of a bitch. You are a son of a bitch. Do not do that to us. Me? I'm just standing for the dignity of the people. Huwag mo kaming ganun. You complain to us, but do not take away it. Eat your AIDS. Swallow your assistance. I've been to China, said China, we will give you something like 15 billion. Tangina yung milinyo mo, magkano? 400? Iyon na yan. Tulong mo dyan sa mga Amerikano na tutulog dyan sa labas. Yan ang ayaw ko. Forgive me for having this bad mouth. But the reason why I am really so adamant about itong, you trivialize my problem with 4 million and as president I have to solve it. And you go out proclaiming to the people that the aid or assistance that will not go to the Philippines because we have this issue of human rights. Eh kayo, in America there are 40,000 lives lost in America drug connected. At sabihin niya, isang ulol na CIA,
Ay, but that is not state-sponsored. Gago ka pala eh. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, state-sponsored talaga yan. Sino mo pala mag-utos na hindi tayo nakakaintindihan dyan. It is always an act of state. And what I'm doing is just following the natural law of self-defense. 4 million, and you do that to us, you must be awfully stupid. Eat your age and we will survive. I'll go to China. I will accept the 15 billion. E 400 million lang inyo eh. Ayun, kayo na nga walang pera dyan. Tapos na, we ordered M16s. You suspended the transaction. Good. Actually, I'll tell you the truth. In public, China has been calling us almost daily, kunin mo na ang 26. We're giving you even 30. Libre. Sabi ko, you know, Ambassador, you know, the budget is still in the drawing board. It will take effect next year. And if maybe I have the money, I'll buy. Sabi lang, no, we'll give it to you free. See? Tapos sabi ng Russia, no, kausap kami ni Putin, we have everything for you. So, tinawagan ko, ah, yeah. We'll give you. Take one by one. Ah. Saan ka nakakita ng ganun? Baka, istorya lang yan. Pero ganun na nga ang takbo. Ganun ang takbo ng usap. So, that is the... Kasi, you ignore us. China is here. Sa katabi na Japan. Korea, Taiwan, puro lahat yan ay military bases ang Amerikano. Dito, umalis kayo. Umalis kayo sa Pilipinas. I do not want to see any foreigner, any military foreigner. Not even Chinese or Russian. You go out. According to the Supreme Court, the BFA is a visiting foreign agreement is a an executive agreement, hindi in the treaty. So, start packing your things. Start packing your things and get out of my country. You want to come back here? You pay us. You want visa, sir? Pay us. Transaction tayo. Pera-pera na lang tayo. Buti pa. Wala namang gira ngayon. Why would I allow you here? You want to create World War III? If you do that, if all the nuclear explosives are really this planet, it won't be around tomorrow. It's the end for all of us. So why would we pick a fight with anybody? At saka ang ayaw ko, yung they are training the Filipino soldiers. Itong maneuver. Putang ina, kaduwag ninyo kayo. Turuan mo itong sundalo natin na payag mga ni walang kain yan tatlong araw. So, mga sundalong Amerikano, pag-uwi sa kampo, maghanap ng air-condition na tent. Gusto ng ham and egg. Gusto na. Filipino, wala yung mabuto sa'yo. Labayan lang niyo mo, kaninorte, adritso. Wala air condition. Pero we are more durable, more brave. I tell you, do not teach us about warfare. We have the longest insurgency problem here. Kaya sinabi ko sa mga komunista, ano gusto mo? We fight for another 45 years. Pati MI, 72. Eh, yung MNLF, senior. It's almost 45 years. You want another 45 years? Come on. Except for the itong mga maote, they're a very dangerous group because they are
well, allegedly swore allegiance to the ISIS. That we have to be very careful. I do not want to fight. I do not want to kill anybody. Pati yung mga druga. Pero if it would take up the last day of my term, 6 years from now, fine. I'd be glad to oblige you. Putang ina, uubusin ko talaga kayong lating na. Magsumbong ka na doon sa United Nations. Sunugin ko pa yung United Nations kung gusto ninyo. Gawa puntang Amerika, sindihan ko yung yawa na yan. Well, yun lang po ang... I ask permission from President to be Manny Pacquiao. Ako nagbitaw na ako ng salita. So, klaro na yan. Basta tingnan mo lang kasi may nakita ako na linya mo eh. Ako ang walang linya. Salamat.